Grabe, bigat nito. Tansya ko, nasa 40 kilos ito eh. Si bigat ng turbulence na na-refer ko nung nakaraan. Yung bigat nito, alos ganun kabigat eh. Grabing casing ito, kahit pagulungin mo. Lalo kung yung nakalood dito is yung 100 AC na malalaking transformer. Tapos yung mahaba na board. Ay grabe, halos di mo na mabuhat to. Welcome to my vlog. Meron na ulit akong ipapakita sa inyo. Isa sa pinaka ano ba tawag dito? Pinaka mabigat na amplifier na na-encounter ko. Ano, DIY lang ito. Yung casing, oh. DIY ito. Walang pangalan nga, oh. I-review ko lang din muna ulit bago ko siya. Pakita ko muna sa inyo yung katawan niya bago ko siya i-repair and then gawan ulit ng panibagong video. Siyempre para kahit pa paano, meron pa rin akong may co-content. Ayun, kaya ko nasabi na isa sa pinaka mabigat na amplifier na encounter ko ito dahil hindi sa malaki, ah. Oh, aba rin siya. Pero ay, iba siya eh. Iba talaga siya sa ibang mga amplifier eh. Diyamak na mabigat ito. Ngayon ito. Pakita ko sa inyo kung bakit nasabi ko na pinaka opya. Ano mo, takip pa lang oh. Halos di ko na maibuhat oh. Yan. Tingnan nyo yung takip po. Kung gaano kakapal yung takip nyo. Halos 1/4 na ng plywood oh. Apre. And ayo rito. Paring Jerwin, sabi ko na isa sa pinaka mabigat 'to. Oh. Eh pan pa lang oh, yung takip pa lang nito, halos simbigat na ng amplifier na 5 puto eh. Takip pa lang oh, halos 1/4 na yung bigat niyo, hayop na 'yan oh. Yan, teka lang, tanggalin ko lang yung takip ha. Yan oh. Marinig ko sa yung tunog oh. Yan. Grabe. Kwan na to eh, alam mo yung ladder na kwan, yung sa mga hanging bridge. Ako kung sa mga, yung mga taga-probinsya eh, alam nila yung hanging bridge eh. Mga dito sa Manila eh, hindi nila gaano alam yan. Ito yung mga ginagamit oh. Steel plate. Grabe oh, kahit papakan mo to ng, kahit ilatag mo to sa mga kalsada, hindi ito mayuyupi oh. Ito, yung gilid ng housing, ng casing oh. Grabing kapal oh. Steel plate. Pero ganda sana, ang haba. Ang problema nito, eto. Hindi lang siya medyo kan, hindi siya kaya-aya tingnan. Ito guys, baka kuan ang disclaimer sa ina. Hindi ako gumawa nito. Pinakuan lang sa akin 'to, pinapa-repair sa akin ngayon. Paligawa ng iba 'to. Hindi naman ako gumagawa ng itong klaseng pormahan eh. Yan. Pinagawa lang itong casing daw eh. Mayari tapos pinabuo yata sa ibang technician yung laman loob nito. Tapos yung usapan namin dito, ang issue kasi nito guys, yung kabilang channel dito nawawala yung protect sa kabila, is naiwan yung protect, tapos ang tagal daw bago mawala, minsan isang oras bago mawala yung protect niya. Yan yung ipipix ko lang dapat. Kaso tinatamad ako galawin ito kasi minsan sa mga ganung payag-payag sa mga ganong usapan eh. Minsan kakasira yan eh. I-fix mo yung ganong issue. Ang problema naman dahil sa sitwasyon nito eh, pag nagka-problema pati ikaw damay. Ayan o, tingnan mo eh. Ito maluwag ito. Ito maluwag oh. O. Kasi mga tornilyo maluwag oh. Yung board nandyan. Ang kalat ng buhay nito. Tapos dito yung relay. Dito yung isang channel. Tapos yung supply nito, parang kwan lang ito eh. Parang supply ng kwan ng 5 uto. 5 uto o 735, tapos dinagdagan lang. Kinapalan lang yung balot kasi halos wala kang makapa na tanso oh. Oh, puro cotton tape. Siguro ginawang mga 55 or 60 AC ito. Kasi yung ginamit na driver board is Rakula na stock. Stock ba ito? Oy, stock pa. Stock pa yung mga transistor na kalagay. Oh. Meron lang sobel. Kasi may coil na siya eh. Pero yung
yung mga pyesa is parang stuck pa, parang hindi pa siya modified. Hindi sa may kabilang side. Pasensya na kayo, medyo maingay yung background natin ha. Ito tayo sa may tabi ng kalsada eh. Ito yung kabilang side. Yun, stuck talaga ito. Meron lang sobel kasi may coil. Tapos meron siyang anim na kapasitor na 10,000 microfarad na 100 volts. Tapos dito nilagay yung relay. Doon sa kabila yung isang relay. Yung ito, yung problema, bakit nakaputol ito? Ano ito? Saan ito? Putol itong isa. Saan kayo pumunta ito? Ika lang ha, nahanap ko lang. Ito naman na ito, papunta sa may diode. Ano ito? Pinuto lang, hindi ko alam kung saan papunta ito. Nakala ko itong AC nya. Ito pala yung AC nya. O yan, grabing bigat nito. Tansya ko, nasa 40 kilos ito eh. Si bigat ng turbulence na na-repair ko nung nakaraan na. Yung bigat nito, halos ganun kabigat eh. Grabing casing ito, kahit pagulungin mo. Lalo kung yung nakalood dito is yung mga 100 AC na malalaking transformer. Tapos yung mahaba na board. Ay grabe, halos di mo na mabuhat to. Wala, problema talaga oh. Kasi pag luwagan na yung mga tornilyo niya oh. Dapat sa ganitong style, tip ko sa mga nagsisimula pa lang, tulad ko. Eh pag may ganitong tornilyo na may nut, pag na i-fix nyo na or naigpitan nyo na, para hindi siya luluwag, buhusan nyo ng rugby. Eh, pag na gagalaw-galaw yan, iikot yung nut nyan eh. Kaya maganda gawin dyan, buhusan ng rugby. Tulad nito, lumuwag oh. Kasi pag luwagan yung mga tornilyo oh. Yan. Eh, magano lang usapan namin dito eh. Ngayon, papakita ko na sa inyo. 8 minuto lang, okay na. Okay na. Pakita ko sa inyo yung problema niya. Ayan, naka-bulb tayo para sigurado. Oh, ito, Milo Parias. Ayun, yung kabila, oh, nawala na yung protect ko. Yung kabila, naka-protect pa rin siya. Pero, hindi umiilaw yung bulb. Buo rin naman yung fuse dito kasi isa lang yung fuse yung pinangkuhanan. Oh, yan. Yan lang yung issue. Ayun, nawala na siya. Parang sobrang delay yung kuhan. Baka dito yung problema sa relay siguro. Tapos hindi ko narinig na parang lumalagatik yung relay. Yan lang dapat yung issue na gagawin ko eh. Mali, kausapin ko talaga may-ari nito. Sana na mas maigi sana nito, i-fix ng maayos. Intik na yan. Nakangas oh, tapos apat yung pan no. Oh. Apat oh, sobrang luwag oh. Andun yung isang pan din, andun yung isa oh. Ang layo, alos lang siyang mahigup na init oh. Kasi ang layo ng pagitan ng heatsink oh. Oh, yan lang, yan lang. Yan lang naman yung main kwan ko eh. Meron lang ako may kukontent ngayong araw. Tungkol dito. Ano pa ba? Wala na, pangatlong vlog ko na ito na puro ganito lang ah. Walang finished product tayo ngayon ah. Basta ayaan nyo na lang. Basta pag nagawa ito eh, di tatlong sunod din na puro finished product yung iba vlog natin. Naka, mabigat na amplifier na encounter ko. Solid. Eh, pagulungin mo to o pukpukin mo to eh, hindi mayuyupi ito. Bago tayo magtapos, eh, siyempre, po-promote muna tayo ng mga social media pages natin. Una, Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-follow, makipalo. Then, siyempre, papakishare ng mga video natin para kumalat yung walang kwentang video natin. Eh, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then, siyempre, pakit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.